Ano, nagawa mo na? Pauwi ka na? Opo, madam. Naiwan ko na yung kotse dito sa airport. Si Jeff nag-message. O, anong sabi? Kung maintindihan, akala ko ba okay na tayong tatlo? Hanapin ko siya. Pero malalaman ko kung saan siya pumunta. O, see? Nasa airport na siya. Let me make one thing clear. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo pinapangako sa akin na wala kang sasabihin kay Jordan. Or else, mabubulok ka na lang dito habang kinakasal kami. Kasi hindi ka nahahanapin ng kapatid mo. Diyan si Jordan. Manahimik ka. Kumain. Pantayan mo si Jordan doon. Tol? Ay, nandiyan na siya. Oh my God. Jeff! Give that to me. Ako magtatago nito para hindi niyo napag-awayan ni Leon. At pagkatapos pag-usapan niyo yung problema niyo tungkol kay Jordan. May chance pa para sumuko ka? Papasukuin mo ko? Eh, paano kung kikanta din kaya kita sa mga polis? Dahil kasambuat kita dito. Yes, di kong concern ka sa akin. Itiko mo yung bibig mo. Dahil kapag tayo, nahuli dito ni Jordan, pareho tayong makukulong. Jordan? Christy? Pasensya na sa istorbo, ha? Magtatanong na sana ako. Tungkol saan? Si Jeff kasi. Bigla akong umalis. Baka lang napadaan siya dyan sa inyo para magpaalam sa inyo ni Tori. Baka nasabi niya kung saan siya pupunta. Sorry, Jordan. Umalis si Jeff? Oo, biglaan. Nandito nga ako sa bahay niya eh. Naghahanap ako ng anything na pwedeng magsabi sa akin kung saan siya pupunta. Pero wala rin ako makita. Ay, naku, pasensya ka na. Wala naman akong nabalitaan. Tagal na rin naming hindi nag-uusap. Actually, tagal na rin naming hindi nagkita, Jordan eh. Teka, paano yan? Eh, di ba, best man mo siya sa kasal mo? Paano yun? Yun nga yung problema, Christy. Ang sabi sa akin ni Jeff, may feelings pa rin daw siya kay Syrah. At kailangan niya lumayo sa akin. Pero ewan ko, hindi kasi ako kumbinsido eh. Kilala ko si Jeff. Malakas ang control nun sa feelings niya kaysa sa akin. Parang hindi naman niya kayang gawin to. Jordan, lahat naman kasi ng tao may hangganan. Hindi naman pwede natin i-expect na habang buhay magtitiis si Jeff. Siyempre nasasaktan yun, di ba? Deserve din naman niya na maghilom siya. Masama ako bang kapatid? Alam ko kasi okay na kami. Halos araw-araw kami magkasama. Kami nila Shaira, pati si Junior palagi niya inaalagaan. Hindi ko man lang napansin na nasasaktan pa rin pala siya. Jordan, marami ka lang kasing iniintindi ng mga bagay. Siyempre, naging prioridad mo yung mga anak mo nitong nakaraang taon, di ba? Wala kang kasalanan. Huwag na huwag mong sisisihin yung sarili mo, ha, Jordan? Jordan, balikan na lang kita, ha? Teka, Leon. Tumawag lang naman si Jordan kasi namumblema siya kay Jeff. Alam mo kung ano mayroon sila, Christy. Dapat labas ka na doon. Nagtanong lang naman siya. Ayan naman si Jordan, eh. Ang daming dahilan para kausapin ka si Tori, yung kapatid niya, kung ano-ano pa. Alam mo, masakit. Hindi mo man lang ako tinext o tinawagan. Ngayon, aabutan kita na kausap yung si Jordan. Eh, binibigyan lang naman kita ng space kasi akala ko yun yung kailangan mo. Chrissy, pumunta ako dito para makipag-ayos sa'yo. Para humingi ng tawa dun sa ugali ko. Kaya ko na may babae yung pride ko.
Pero nasasaktan lang talaga ako sa nakikita ko sa'yo ngayon. Alam mo, tama ka, Leon. Damdamin mo dapat ang iniisip ko. Ikaw dapat ang priority ko. Nasa'yo dapat ang concern ko, hindi kay Jordan. Pasensya ka na, magsiset na lang ako ng mas malinaw na boundary sa aming dalawa ni Jordan. Sige, pasensya ka na rin. Salamat, Christy. Umalis na yata siya. Aalis na rin ako. Shai, please lang huwag mo masaktan si Jeff. Kung tinanong, matutuloyan mo na siya. Oo na, sige na ako na bahala dito. Pero tandaan mo, Leslie, wala kang dapat ibang pagsabihan nito. Dahil kung hindi, sasabihin ko sa pulis, nakasabot kita. Naintindihan mo? Sige na, umalis ka na. Sige na! Tignan mo, may mga message sa'yo si Jordan. Sabi niya, pumunta ako sa bahay mo hoping na makakuha ng idea saan ka nagpunta. Pero wala talaga. Gusto ko lang sabihin na ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo, Tol. Puro issue ko na lang ang iniisip ko. Hindi ko na napansin na nasasaktan na pala kita. Magpaparaya ako sa'yo. Alam ko namang mas mamahalin mo siya. Mas mapapasaya mo siya. Pero may anak na kami. Hindi ko pwedeng talikuran yung bata. Kaya kailangan kong ituloy ang kasal. Tignan mo na. Kaya hindi dapat malaman ni Jordan na hindi niya anak si Junior. Kaya ikaw, matulog ka na lang habang buhay. Dapat lang sa'yo na hindi ka na kahit kailan magising.